Kailangan naka-gloves ha, pero ako hindi na ako nag-gloves. Hindi na ako nag-gloves kasi kaya ko naman siyang i-handle. Ayan. Kasi may sugat yan siya kahapon. Kasi malinis naman lolo ko, ako nag-aalaga sa kanya. That's why hindi ako nag-gloves. Pero mamaya, pag dito na, banda sa may pet niya, maglalagay na ako ng gloves sa kamay ko. Pag dito, hindi pa ako maglalagay. As long as wala siyang ebbs dyan, poops, hindi ako nag-gloves. Kasi alam kong malinis ang alaga ko dahil ako ang nag-aalaga sa kanya. Ayoko mag-alaga na mabaho siya. Ayan. Sorry ha, ipapakita ko sa inyo. Guys, yan. So, nagkakalaman-laman na siya. Ayan. Mamaya mag-gloves na ako. So, yan na. Yan. Nakita niyo yan. Ang laki, diba? So, yan. Ipapakita ko na sa inyo kung paano at ano ang gagamitin ko sa paglinis ng kanyang bed. So, okay. Ako. Guys, ha. One niya. Ha. Actually, nilalagyan ko pa rin siya ng kumot sa legs niya or either dito pag naglilinis ako para kasi syempre, diba, tayo healthy tayo eh. Eh, ito may sakit na, kaya medyo nilalamig din siya for sure. So, of course, nailagay ko na yung bed. Binubuhat ko na siya. Ay, sobrang bigat ng lolo ko. Yan. Yan na po. Ito, nakakatitir ko si lolo. So, kailangan, inaano ko yan. So, mga kailangan ko, mga preparation ko is nandito lang sa isang box. Kompleto na po yan. Kompleto na po siya. Kompleto na nakalagay na lahat para at least hindi po ako punta doon, punta dito, para at least isang preparation na po siya. So, yan. As long as pag may hindi ako nag-gloves, pag nakita kong okay naman, yung bang wala naman akong nakikita ang marumi talaga, so hindi talaga ako nag-gloves. So, yan, prepare tayo ng cotton balls na ganito. And then, after that, may mga nakaprepare na po akong gamit dito. Kaya gusto ko mas madali. And of course, hinahanap ko yung aking Betadine. And where did I put? Oh my God, I forgot to. Sorry, yung Betadine ko is nandito pala sa taas kasi natatapon po siya. Kaya sinesiparate ko yan. Sterilize po to ha. Sterilize po to. Ito yung balls na to, sterilized po siya. Kaya hindi siya pwedeng hawakan yan dyan. Kasi, if ever you will, so, hinayaan mo na lang din yung bacteria na mapunta dito and pupunta sa dadapo sa sugat ng ating pasyente. And then after that, always ang takip, hindi po pwedeng nakaganon ha. Kailangan nakataas po siya. Kasi, di ba, bacteria. Always iwas po tayo sa bacteria kasi tayo din ang mahihirapan. Ayan. So, ito, water, saline. Ayan. Kung minsan, pag may tae po ang, sorry sa mga kumakain ha. Kung minsan, pag may ebbs po yung bedsore ng ating alaga, is binubuhusan ko po ng saline water. Ayan, ginaganyan po lang po siya. Para at least magawasan po yung ebbs. Kasi para iwas infection po yung ating alaga. Okay. Ayan. Pag naglinis po, always, ano ha, hindi pwedeng pabalik-balik kasi yung infection, kailangan isang ano lang, direction in and out, sorry, palabas po, palabas, so it's counterclockwise ata yung palabas. Yan. Yan, pakonti-konti po. Yan, kasama po yan dyan ha. Yan. So far, ang saya ko dahil effective yung aking pagtatrabaho. Kasi, bakit nasasabi kong effective? Kasi nagkakaroon na po ng konting laman ang bedsore ni Lolo. Ito po yung konting laman, yung puti. Puti. Pakita ko po sa inyo. Yan po. Yan po yung puti. Yan na po yung laman. Yan na po yung laman-laman ng bedsore ni Lolo. So, effective po yung gamot. Hindi pala yung trabaho.
Ganun. Effective. Yan. So, my sugat, my eggs po konti sinol na. So, pasensya. Pasensya ulit sa mga kumakain ko. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung aking trabaho dito. Na hindi po ganun kadali ang trabaho ng isang caretaker o kaya caregiver dito sa Taiwan. So, yan. Dahil po may dumi. Yan. Tinisan po natin yan. Minsan na ginagamit ko po is wet wipes pag maraming ebbs. Kasi konti lang naman. Yan. So, yan. Malinis na. So, after that, kuha ka na rin ulit ng isang bowls. As usual, sterilize po siya. Dahil ang ating gamot ay sterilized din po yan. So, ito na po yung gagamitin nating gamot. So, yan. Paano po maglagay? Always huwag hawakan itong tips kasi sterilize na. Ako, tensyal. At huwag din dumapo ang nakakapagod yung trabaho natin mga OFW caretaker. So, sorry. Yeah. Ito na po yung basura, itatapon ko na yun dyan. And of course, takpan, ibalik ang mga gamit. And, ito na po yung gagamitin ko. So, naka-ready na rin yung aking mga tape. Yan. Always po naka-ready yan para hindi po ma- yan. And fold natin ng konti. Yan. Para mas madali po maglagay ng tape. Pwede po natin gamitin ito yung square na gasa. And pwede din po isang buo na ganito para isahan lang po siya. Sterilize din po ito, han. So, ang ginagawa ko kasi, dahil cover na lang siya, dito ko sa edge humahawak. Yan, sabay cover ng ganyan. O, diba? Mas madali po siya. So, dahil nahihirapan po ako, lipat po kayo dito. Yan. Para po makita niyo po. Yan. So, yan na po, diba? Nakalagay na, patakip na. So, ready na po yung ganito ko. Ito yung advantage, tingnan niyo. Kasi, akong paise, ha? Yan. Nakatake na po siya. Yan. Tanggalin na lang din yung isang ganito. Akong, tensya, one yaw, hey. Yan. Diba, mas madali. Hala. He. Hala. Yan. Mas madali po. So, yan na po may cover na. So, andito naman sa may end, sa may quit ni Lolo, is nilalagyan ko po ng gamot na ganito, ng 3M Cavillion from USA. Konti lang po dahil sobrang effective po siya. So, yan. Ilagay po natin dito yan para mawala po yung kanyang sugat dyan. And lagyan po tayo ng gasa, gauze, yung dito sa may dulo. Ayan, fold po natin ang kanyan. Ayan. Dito po sa dulo yan. Para pag umebak po si Lolo, hindi pa pasok diretso sa kanyang pan. Sa kanyang bedsore. Ayan. So, dito po nakalagay po yan dyan. Kumbaga may harang. Hinaharangan natin yung kanyang ano. Hinaharangan ng ng gasa ng ebbs para hindi pumasok po yung doon. Kasi pag napasukan po ng ebbs, magkaka-infection ulit ang aking alaga. Yan. Nilalagyan ko po ng ganyan. And nilalagyan ko siya ng another extra tape. Yan. Isa lang. Para hindi naman po magalaw-galaw kasi pag inaano ko si Lolo eh. Pag binubuhat-buhat ko siya, nagagalaw-galaw.
Yun. So, yan. Ito na po. So, after yan, tanggalin na yung kanyang diaper. Medyo mabigat talaga ang ating pasyente. Kasi 70 kg po siya. 70 ata. Yun. So, yan na po. Malinis ang ating alaga. Make sure talaga na malinis ang ating alaga, ha? Kasi pag hindi, hindi po gagaling ang bed sore ng ating alaga. So, you have to check talaga dito sa may itlog niya. Yan sa may ilalim. Check talaga yun siyaan. Or, either kumaka ng red lights. Puga. Punasan mo lang. Dito, banda. Yan. Punasan lang siya. Pero advice lang ha, always talaga gamit kayo ng gloves. Ako, pag nakikita ko naman malinis si Lolo, hindi ako nagka-gloves. Pero pag marumi siya, of course ha, kahit pa paano. Kasi kailangan din natin protection na ng ating sarili bilang caregiver. O, diba? So, yan, okay na po yan. Salamat po sa panonood sa aking video. So, I hope nakatulong po ako sa inyo. And, kung paano ko po nilagyan ng bago ng gamot. Ayan, yung bedsore ng aking alaga. Kasi before, ang ginawa ko po is different style. Pero naging okay na wala na pong infection yung kanyang bedsore. Kaya nag-change na po tayo sa gamot. So, thank you for watching my videos. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, thank you po so much sa pag-subscribe niyo. Subscribe na po kayo sa akin para ma-notify po kayo in case my new videos po akong i-upload. Thank you and God bless everyone.